sa gitna ng live streaming kahapon ng secretary ni Francis Leo Marcos na si Yama, ay may biglang tumawag sa kanya na lalaki at hindi nagpakilala, at may gusto lang ipahatid na mensahe sa kanyang ate. Sino kaya ang mahiwagang caller? Narito at panoorin natin. Hello? Hi? Hello? Kapatapos ko lang kumain. Ma'am Yama? Yes? Ma'am Yama? Yes? Concerned na caller lang. Hindi ako magpapakilala, pero alam kong marami nakikinig sa akin. Gusto ko lang makakarinig ka, ate ko, ha? Mahal na mahal kita, ate. Kahit anong ginawa nila sa akin, hindi ko pinagsisigyan yan. Kaya ko to. Basta, ang naman ako, para kahit papano, meron binibigyan nila ako ng 15 minutes every one week na makatawag sa pamilya ko. So, wala akong mga contact number na makatawagan sa ibang kaya. So, ate ko, 33 years, miss ko yung hinahap ko. Sana, pagkaayos na lahat, yakapin mo ulit ako. Gusto kong maramdaman ulit yung yakap ng isang ate. Kanyang kapatid. Thank you. Salamat. Thank you. Sa kiyama, sa pagkakataon. Thank you. Okay, ako mamaya. Bye. Bakit daw siya? Sino ba yung ate mo? Nakalimutan ko itanong kung sino. Diyos ko, naluloka ako. Teka nga, matawagan. Ba't may aakit? Diyos ko, Lord, ano ba? Ba't naiiyak ako? Ah, ibig sabihin may 15 minutes na pwede makausap ang pamilya. Oh, okay. Hello, Mami. May tumawag sa akin. May tumawag sa akin. May pinaparating na ano. Naka-live ka, di ba? Yes, naka-live po ako. May tumawag sa akin na ano. Ayun nga, may tumawag sa akin ni. At ang sabi, sabihin ko daw sa iyo na gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap. Sino ba yung niyakap mo, Diyos ko? 33 years. First time na lumabas ako, diba? Kaya nga. Yeah. Eh, wala siyang connection daw na makatawag sa ganyan-ganyan. Ano ba yun? Grabe naman. Eh, nasa loob pa rin. Nasa loob ng bahay. Hintayin ko siya yun. Wala kayo mayak ni. Diba dapat makatag tayo? Dapat matatag tayo. Basta sabihin mo mag-ingat siya. Makatatag siya. Yeah. Tapos may tumawag pa sa akin isa, sabi niya, kamusta na daw yung ano, yung negosyo sa skin fuel, nagagagaganon. Eh binaba naman ako kagad. Tapos ito nga, itong huli, may tumawag nga sa akin na sabihin ko nga daw sa atin, yeah, ha, na miss na miss niya na nga daw. Gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap ng isang ate, ng kapatid niya, dugo at laman niya. Ba't umiiyak kami? Wala siya umiiyak. Pwede gagawin. Ka... Mami, ba't ka umiiyak? Yes. Huwag ka umiiyak. Gagawin natin yan. Pagpatuloy lang natin yung pagdarasal para sa mas mabilis na
pagbukas ng Mentos, mami, tawagan kita ulit. Wait po, wait lang. Bali matagal na kayo hindi nakita niya ni Kenichi. Ha? Si Kenichi, tagal na kayo hindi na gano'n niya. Etza pa. And you saw it. I'm on to it. Yun na yung huli. Yun nga ang gusto nung caller na sabi niya, kung maaari nga daw na iparating ko daw sa inyo na gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap ng isang ate. Yun yung sabi. Chikulit. Pero sulit naman yung pagpapante ko sa mga vlogger everyday pag simula pag-iisip ko, matutulog ako. Kasi talaga pinantay ako. Hindi, si Mami MCM to, hindi to si, si Mami MCM, kausap ko. Si Mami MCM. Anong masasabi niyo doon, May? Kay Ken? Kenichi? Mahal na mahal ka ni Unesan. Kenichi. Ayo. Huwag ka na umiyak, May. Ba't ka ba umiiyak? Tinawagan ka lang, gusto ko mayakap, eh. Huwag nang iyak. Hindi, kanina pa yan. Kanina pa yan. At saka alam nyo ba? Alam nyo ba? Diba? Alam nyo ba na sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hinahanap niya pa rin yung pagpapatawad. Diba? Sa puso niya. Diba? Hinahanap niya pa rin. Talagang napakababa ng loob. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, mahal niya pa rin yung mga tao. Ganyang kabuti ang kalooban.